こんにちは、みなさん。お元気ですか? Welcome sa aking channel, mga kababayan. Halina at mag-Nihongo tayo. Sa leksyong ito, ating pag-aralan ang mga negative deforms na naide, ang kanyang substitute na zuni, at yung isa pang negative deform na nakute. Yoroshi desu ka? Hajime masyo! Ang leksyon natin ay tungkol sa tatlong negative deforms. Ang naide, ang kanyang substitute na zuni, at yung isa pang negative deform na nakute. Lahat sila ay galing sa nai form ng mga verbs. Tingnan natin sila isa-isa. Ang naide ay may tatlong gamit. Ang unang gamit ay pinapares ang naide sa apat na auxiliary verbs upang bumuo ng mga bagong conjugations. Isa nito ay ang conjugation na naide kudasai o huwag pong gawin na atin ang tinalakay sa leksyon 40. Ang pangalawa ay ang naide hoshi. Ang hoshi ay isang adjectival verb na ibig sabihin ay gusto. At ang ibig sabihin ng naide hoshi ay gusto ko na hindi mo gawin. Ang pangatlong auxiliary verb ay ang morao na ibig sabihin ay tatanggap. At ang ibig sabihin ng naide morao ay tatanggapin ko ang action na hindi mo gagawin o sa mas madaling salita, huwag mong gawin. Ang pang-apat na auxiliary verb ay ang oku na kakatalakay lang natin sa leksyon 90. Kung ang te oku ay ibig sabihin gagawin ng maaga para may pakinabang mamaya, ang ibig sabihin naman ng naide oku ay hindi ko muna gagawin ngayon. Ang susunod na dalawang gamit ng naide ay kung kinukumbina ang naide sa isa pang verb na nasa main clause ng sentence. May dalawang klaseng kaso dito. Sa unang kaso, ang verb na nasa main clause ay isang active verb at ito ay mas kadalasang nangyayari. Ang pangalawang kaso ay kung ang verb na nasa main clause ay isang verb of emotion. Sa unang kaso, ang ibig sabihin ng naide dito ay nang hindi ginagawa ang verb 1, gagawin ko ang verb 2. Sa kasong ito, ang naide ay pwedeng palitan ng zuni na walang kaibahan ng meaning. Sa pangalawang kaso kung saan ang verb 2 ay isang verb of emotion, ang sali ng sentence ay parang ganito. Mas mabuti o mas masama o kung anumang verb of emotion na hindi ko ginawa ang verb 1. Sa kasong ito, ang naide ay pwedeng palitan ng nakute. Ngayon, ang nakute ay may isa pang gamit na hindi kaya ng naide o zuni. Ang nakute ay ginagamit sa sentence pattern na ang X ay hindi Y pero Z. At ang nakute lamang ang pwedeng gamitin para sa mga adjectives at nouns. Habang ang naide at zuni ay para lamang sa mga verbs. Ngayon, dahil ang naide, zuni at nakte ay lahat galing sa nai form ng verb, reviewin natin ang madalian paano pormahin ang nai form. Para sa mga category 1 o ru dropping verbs, ilaglag ang katapusang ru ng dictionary form ng verb at palitan ito ng nai. Halimbawa ang verb na akeru o bubuksan, ito'y magiging akenai, hindi bubuksan. Para sa mga category 2 o last hiragana changing verbs, meron tayong siyam na klase ng verb endings. Kugusu, bumunu, rutsu, at u. Ang katapusang hiragana ng dictionary form ay gawing A series. Kagasa, bamana, rata, at wa. At sa lahat ng ito, ating ikakabit ang nai. Pag category 2 verb, tutukan lamang ang katapusang hiragana ng dictionary form, gawing A series at kabitan ng nai. Para sa mga limang pinakakumon na irregular verbs, ang suru ay magiging shinai, kuru, konai, iku, ikanai, aru, magiging nai, at ang da ay magiging dewanai o janai. Ngayong alam mo na ang background, titingin na tayo ng mga ehemplo na sentences.
Tignan muna natin ang naide na pinapare sa iba't ibang auxiliary verbs. Tandaan na ang emphasis natin dito ay sa parte ng naide na ibig sabihin ay hindi gagawa. Ang una ay ang naide kudasay. Huwag pong gawin. Tinalakay na natin ito sa leksyon 40. Ang kakain ay taberu at ang numero sa tabi ng taberu ay ang verb category upang madali mong makonjugate ang verb sa nai form. Ating sentence, tabe naide kudasai. Tabe naide kudasai. Huwag po kayong kumain. Ang pupunta o aalis ay iku. Ikanaide kudasai. Ikanaide kudasai. Huwag po kayong umalis. Ang susunod na auxiliary verb ay ang adjectival verb na hoshi, ibig sabihin gusto. Naide hoshi, gusto ko na hindi mo gagawin. Ang baliktad nito ay ang te hoshi, na ibig sabihin gusto kong gawin mo. Ang te hoshi at naide hoshi ay ginagamit lamang natin sa karanggo natin at hindi sa ating mga bossing o sa mga taong mas mataas ng ranggo kesa sa atin. Para sa mga mas mataas kesa sa atin, gamitin yung conjugation kanina, ang naide kudasai. Gagamitin natin ang mga parehong verbs sa ating ehemplo. Tabe naide hoshi. Tabe naide hoshi. Gusto ko na hindi ka kakain. Tabe naide hoshi. Ika naide hoshi. At para maging polite ang sentence, tataposin natin sa des. Ikanai de hoshi des. Ikanai de hoshi des. Gusto ko na hindi ka aalis. Ang pangatlong auxiliary verb ay ang morao na ibig sabihin tatanggap. Naide morao, tatanggapin ko ang action na hindi mo gagawin. Sa madaling salita, huwag mong gawin. Ang naide morao ay gagamitin lang sa mga karanggo natin o yung mas mababa kesa sa atin. Ang opposite naman ng naide morao ay ang te morao, gagawin mo para sa akin, na atin ang tinalakay sa leksyon 69. Parehong mga verbs pa rin sa ating mga ehemplo. Tabe naide morao. Tabe naide morao. Tatanggap ako sa action na ikaw ay hindi kakain. Sa madaling salita, huwag kang kumain. Ika naide morao. Ika naide morao. Huwag kang umalis. Ang susunod na auxiliary verb ay ang oku. Naide oku. Huwag mo nang gawin. Huwag mo nang gawin ngayon dahil halimbawa, hindi pa kailangan o hindi pa oras o mamaya na lang gawin. Ang baliktad ng naide oku ay ang te oku. Gagawin ng maaga para may pakinabang mamaya na ating tinalakay sa leksyon 90. Sa leksyong ito, naide oku naman. Huwag mo nang gawin. Ating sentence, ato de baikingu ni iku kara. Ima wa nani mo tabenai de oku. Ato de baikingu ni iku kara. Ima wa nani mo tabenai de oku. Dahil pupunta ako ng eat all you can mamaya, di mo na ako kakain ngayon. Ato de baikingu ni iku kara. Ima wa nani mo tabenai de oku. Ashita, Tanaka-san to issho ni soko ni iku kara, kyou wa ikanai de oku. Ashita, Tanaka-san to issho ni soko ni iku kara, kyou wa ikanai de oku. Dahil sasamahan ko ng lakad si Mr. Tanaka bukas dyan, di mo na ako aalis ngayong araw. Ashita, Tanaka-san to issho ni soko ni iku kara, kyou wa ikanai de oku. Ang maglalaro ay asobu. Kodomo tachi ga ato no party de genki de irareru you ni ima wa amari asobasenai de oku. Kodomo tachi ga ato no party de genki de irareru you ni ima wa amari asobasenai de oku. Para ang mga bata ay magiging masigla sa party mamaya, hindi ko muna sila masyadong hayaang maglaro ngayon.
子供たちが後のパーティーで元気でいられるように今はあまり遊ばせないでおく。Ngayon, titignan natin ang pangalawang gamit ng naide. Tuwing ito'y pinapare sa isang active verb. Ang ibig sabihin nito ay gagawin ko ang action 2 habang hindi gagawin ang action 1. Sa kasong ito, ang naide ay pwedeng palitan ng zuni. Paano ba pormahin ang zuni? Madali lang. Ang nai sa nai form ng verb ay palitan ng zuni. Halimbawa, taberu, kakain. Tabenai, hindi kakain. Tabezuni, habang hindi kakain. Yomu, magbabasa. Yomanai, hindi magbabasa. Yomazuni, habang hindi magbabasa. Madali lang. Pero ang irregular verb na suru ay medyo iba. Suru, gagawa. Shinai, hindi gagawa. Ang zuni version nito ay sezuni. Sezuni, habang hindi gagawa. Ating sentence, asagohan o tabenai de, dekakenai de kudasai. Asagohan o tabenai de, dekakenai de kudasai. Huwag pong lumabas na hindi kumain ng almusal. Asagohan o tabenai de, dekakenai de kudasai. At palitan natin ng zuni, asagohan o tabezuni, dekakenai de kudasai. Asagohan o tabezuni, dekakenai de kudasai. Pareho lang ang meaning. Huwag po kayong lumabas na di nakapag-almusal. Isa sa mga meaning ng kakeru ay gagasta ng pera. Boku wa amari o kane o kakenai de yasumi o tanoshimu. Boku wa amari o kane o kakenai de yasumi o tanoshimu. E-enjoyin ko ang aking bakasyon na di masyadong gagastos ng pera. Boku wa amari o kane o kakenai de yasumi o tanoshimu. At gamit ang zuni, boku wa amari o kane o kakezuni yasumi o tanoshimu. Boku wa amari o kane o kakezuni yasumi o tanoshimu. Pareho din ang meaning, mag-enjoy ako ng bakasyon na di masyadong gagastos. Ang kukuha ay toru. Kare wa yasumi mo toranai de 5 jikan de hataraki tsuzuketa. Kare wa yasumi mo toranai de 5 jikan de hataraki tsuzuketa. Nagtrabaho siya ng diretso ng 5 oras na di man lang kumuha ng break. At gamit ang zuni, kare wa yasumi o torazu ni 5 jikan de hataraki tsuzuketa. Kare wa yasumi mo torazu ni 5 jikan de hataraki tsuzuketa. Pareho lang ang meaning, diretso siya nagtrabaho ng 5 oras na di man lang nagpahinga. Ang magbabayad ay haraw. Kare wa okane o harawanai de itte shimaimashita. Kare wa okane o harawanai de itte shimaimashita. Umalis siya na di man lang nagbayad. At gamit ang zuni, kare wa okane o harawazu ni itte shimaimashita. Kare wa okane o harawazu ni itte shimaimashita. Pareho lang ang meaning, umalis siya na hindi nagbayad. Ang gagawa ay suru. Kanojo wa amari benkyou shinai demo shiken ni gokaku shita. Kanojo wa amari benkyou shinai demo shiken ni gokaku shita. Pumasa siya sa eksamen nang di man lang masyadong nag-aral. At gamit ang zuni, kanojo wa amari benkyou sezu ni shiken ni gokaku shita. Kanojo wa amari benkyou sezu ni shiken ni gokaku shita. Pareho din ang meaning, pumasa siya sa exam na kahit di masyadong nag-aral. Ang pangatlong gamit ng naide ay kung ito'y pinapare sa isang main verb na kaugnay sa emosyon. Halimbawa, magiging masaya, malungkot, nabunutan ng tinik, nadismaya, ninerbios, at iba pa. Sa kasong ito, ang naide ay pwede ring palitan ng nakte. Madali lang pormahin ang nakte. Mula sa nai, ilaglag ang i at kabitan ng kute. Ang nai nagiging
nakute. Ang mahuhulog galing sa langit ay furu. Yuki ga furanai de yokatta desu. Yuki ga furanai de yokatta desu. Mabuti at hindi nag-snow. Yuki ga furanai de yokatta desu. At gamit ang nakute, yuki ga furanakute yokatta desu. Yuki ga furanakute yokatta desu. Pareho din ang meaning, mabuti at hindi nag-snow. Ang maalaala ay omoidasu. Ano kata no namae o omoidasenai de moushiwake nakatta desu. Ano kata no namae o omoidasenai de moushiwake nakatta desu. Sorry at di ko maalala ang pangalan ng taong yan. Gamit ang nakute, ano kata no namae o omoidasenakute moushiwake nakatta desu. Ano kata no namae o omoidasenakute moushiwake nakatta desu. Pareho din ang meaning, nakakalungkot na di ko maalala ang pangalan ng taong yan. Ang darating sa oras ay maniaw. Shudensha ni maniawanai de gakkari shimashita. Shudensha ni maniawanai de gakkari shimashita. Nadismaya ako na di ako umabot sa katapusang tren. At gamit ang nakute, shudensha ni maniawanakute gakkari shimashita. Shudensha ni maniawanakute gakkari shimashita. Pareho din ang meaning, nakakadismaya na di ako umabot sa katapusang tren. Ngayon, may sentence pattern na nakute lamang ang pwedeng gamitin. At ito ang x ay hindi y kundi z. Halimbawa, hindi siya si Miss Tanaka, kundi si Miss Hayashi. Kanojo wa Tanaka-san dewa nakute Hayashi-san desu. Kanojo wa Tanaka-san dewa nakute Hayashi-san desu. Ang meeting ay hindi bukas, kundi bukas makalawa. Kaigi wa ashita janakute asatte desu. Kaigi wa ashita janakute asatte desu. Hindi yan sushi kundi tempura. Are wa sushi janakute tempura desu. Are wa sushi janakute tempura desu. Tandaan na ang naide at zuni ay para lamang sa mga verbs. Hindi sila pwedeng gamitin para sa mga adjectives at nouns. Pero ang nakute ay pwedeng gamitin para sa mga adjectives at nouns. Titingin tayo ng mga ehemplo. Ang ehemplong ito ay gumagamit ng e-adjective. Nahihiya akong hindi bago ang aking sapatos. Hindi bago. Kutsu ga atarashiku nakute hazukashii desu. Kutsu ga atarashiku nakute hazukashii desu. Isa pang e-adjective na ehemplo, nagulat ako na ang test ay hindi mahirap. Hindi mahirap. Testo wa muzukashiku nakute bikkuri shimashita. Testo wa muzukashiku nakute bikkuri shimashita. Ang ehemplong ito ay isang na-adjective. Kontento ako na hindi ako sikat. Hindi sikat. Meron akong privacy. Boku wa yumei janakute yokatta desu. Boku wa yumei janakute yokatta desu. Isa pang na-adjective na ehemplo, ako'y nababahala na ang syudad na yan ay hindi masyadong safe. Ano machi wa amari anzen janakute shinpai shite imasu. Ano machi wa amari anzen janakute shinpai shite imasu. Ang ehemplong ito ay gumagamit ng noun. Nadismaya ako na ang hapunan natin ay hindi sashimi. Hindi sashimi. Banggohan wa sashimi janakute gakkari shita. Banggohan wa sashimi janakute gakkari shita.
isa pang noun na ehemplo? Natutuwa ako na hindi pala siya pelikulang nakakatakot. Hindi pelikulang nakakatakot. Kawaii eiga janakte yokatta desu. Kawaii eiga janakte yokatta desu. Susumahin natin ang leksyong ito. Ang naide ay may tatlong gamit. Una, kinukumbina ito sa iba't ibang auxiliary verbs upang bumuo ng mga bagong conjugations, katulad ng naide kudasai, huwag pong gawin. Atin itong tinalakay sa leksyong 40. Naide hoshi, gusto kong hindi mo gawin. Ingat dito kasi hindi ginagamit ang naide hoshi sa mga bossing natin o sa mga taong matataas ng rango kesa sa atin. Naide morao, gagawin mo para sa akin. Para din ito sa mga mas mababang rango kesa sa atin at hindi ginagamit sa mga bossing. At ang naide oku, huwag mo nang gawin. Lahat ng ito ang dinidiin ng conjugation ay ang naide na parte, huwag gawin. Ang pangalawang gamit ng naide ay tuwing parte ito ng sentence at ang main verb ng sentence ay isang active verb. Ang ibig sabihin ng naide dito ay habang hindi gagawin, at sa kasong ito, ang naide ay pwedeng palitan ng zuni. Ang zuni ay pinoporma mula sa nai form ng verb, ang nai palitan ng zuni. Tandaan na ang zuni ng verb na suru ay sezuni. Ang naide at zuni ay nagagamit sa mga verbs lamang. Hindi sila pwedeng gamitin para sa mga adjectives at nouns. Ang pangatlong gamit ng naide ay kung parte ito ng sentence na ang main verb ay isang verb of emotion, katulad ng natutuwa ako na nanto ka o nalulungkot ako na nanto ka. Kaya ang meaning ng sentence ay natutuwa ako o nalulungkot ako na hindi ko ginawa ang nanto ka. Sa kasong ito, ang naide ay pwedeng palitan ng nakute. Ang nakute ay meron pang isang gamit. Sa sentence structure na ang X ay hindi Y kundi Z, nakute lamang ang pwedeng gamitin para nito. Hindi katulad ng naide at zuni, ang nakute ay pwedeng gamitin para sa mga adjectives at nouns. At dito nagtatapos ang leksyon natin tungkol sa mga negative te forms, naide, zuni at nakute. Salamat sa pagpapanood at kita ulit tayo sa susunod na leksyon na tungkol sa pagsimula at pagtapos ng actions. Ang hajimeru, dasu, kakeru at owaru. Otsukare sama deshita! Kung seryoso kang maging fluent sa Nihongo, importante ang pagsasana at pagpapractice araw-araw. Pag-aralin mabuti ang grammar at ang pagpaparami ng iyong bokabularyo. Ang aking Nihongo course dito sa YouTube magbibigay sa inyo ng malakas na pundasyon upang ang Japanese language skills ninyo mapabuti at mapalakas. So pakiclick na lang ng like, share o subscribe at hihintayin ko kayo sa susunod na video. Nihongo no Benkyo ni Gambatte Kudasai! じゃあ、またね。